po guys. So kung bago ka pa lang, please like and subscribe, comment, or share nyo po guys. So, eto po ako ngayon. Pag-uusapan po natin yung broken hearted. So, sawing puso. Paano tayo makarecover? Ano pong gagawin natin? At saka, ano po ang mga dahilan po? So, pag-usapan po natin sa video series na ito. So, kung bago ka lang, please like, subscribe, comment nyo po kung ano pakiramdam nyo. Let us comfort one another. Comfort po natin yung mga tao na mga may sakit sa puso. Yung hindi naman physically hurt, pero masama yung pakiramdam nila, hindi sila masaya. So, ako rin guys, lumaan din ako sa parang broken hearted, assuming, or meron naman ako pinaligawan dati, pero binabasted din ako. So, inamin ko guys. So, hanapin natin kung nabasted ka ngayon, ano ba dapat natin gagawin ngayon? Ano bang gagawin mo sa future? Ano ba mga pamaraan na masosolve tayo? So, sana guys, sa video ko na series na ito, sa channel ko na to, sana masosolve yung mga problema nyo sa mga puso nyo, sawi at sasaktan. So, first, pakilala mo ako, si Rumia mo na ako, may faith din kami. Then, pagkatapos guys, dati, pag-uusapan natin yung kwento natin, kwento ko. So, dati, alam naman natin lahat ng tao na iibig, may nakakrush sila, nagugustuhan. So, itindihin natin guys, kasi may times na magugusto tayo, then hindi pala, iba palang gusto, or friend lang pala. So, kasi yung broken-hearted guys, marami siyang variety, marami siyang range, iba-iba po siyang klase. Pero, pareha lang yung nasasaktan sila. Parang, ang tanong, may chance ba tayo makaka-recover? Kasi alam ko, mga bagong subscriber po, alam ko, naghahanap po sa research sa internet, iba-ibang video. So, ginawa ko na pong live, yung walang editing, at saka pure idea po talaga. So, naisip ko po guys sa ating pag-vlog ko na ito about sa mga broken hearted. So, natutulong po ko sa mga broken hearted families ko last week po. So, first po, sa broken hearted po ay napakahirap po siya. Mahirap po siya. Hindi siya mamawala sa isang video. So, naiisip ko po guys sa aking mga pag-aaral po, pag-iisip sa mga broken hearted na yan. Dumanin ako sa ilang taon. So, ako guys, 30 years na ako. Walang jowa. Okay? Lagi nasasaktan guys. So, pero ngayon, paano ako naka-recover? Ano bang gagawin? Kasalanan ba? Kasi, sabi ko, okay lang naman wala kang jowa, hindi ka nasasaktan, or ano, di ba? Single ka, natatrabaho ka. Compare sa pumasok ka naman sa relationship, di niloloko ka naman, di naman totoo mga sinasabi nila. So, masasaktan ka. Mostly sa mga tao, ganun. Yun ang naririnig ko kahit saan. Mga kakilala, sa radyo, sa TV, sa Facebook, o saan-saan na lang. Parang uso na yung hiwalayan. Parang gusto nila, nagmamadali sila sa relationship. Hindi nasasaktan naman. Hindi naman ako perfect. Pero nakikita ko, ito ang mga dahilan sa mga broken hearted. Number one is, yung isip ng tao, gusto ka ba niya? Or baka immature siya, hindi siya naiisip yung anong halaga mo o value mo. Pangatlo, ano bang reason na magugusto ang tao sa atin? Sa'yo, o kahit sino. Siguro, may mga kriteriya ang mga tao kasi may mga gusto-gusto sila, mga gusto nila. Minsan, yung gusto natin, hindi pala tayo gusto. So, yun ang problema, na naghanap sila ng iba, papalitan ka, or, so, hanapin natin ang solusyon. Alam kong nga, ganun na mga etcetera, ng mga pangyayari, ganun. So, maghanap tayo ng solusyon kung ano ba ang gagawin natin. So, number one is, improve ourselves. Minsan, sa ating pananalita, baka nakakasakit tayo o baka hindi tayo improve. Kasi may mga tao, kasi mga bata. Kasi iba-iba kasing tao, may bata, middle, at saka adult person. So, depende sinong niligawan mo. Kasi mostly sa mga younger age, hindi ako na-discriminate sa mga edad, sa mga teenager, hinahanap po talaga nila ang mga gwapo, pogi, at saka mapapera. Pero habang tumatanda ang babae, naghanap na po yan ang partner, yung honesty at loyal at saka responsible na tao. Pangalawa, sa mga isip ng tao or anong connection nyo. Kasi hindi tayo makakommunicate ng tao. Ako, relate na rin ako dyan. Ing-ing ako, parang hindi makakommunicate sa ibang tao. So, importante is communication. Paano tayo mananalita, paano tayo makiramdam sa ibang tao, at
paano tayo ma-improve yung sarili? Hinanap ng mga babae o lalaki yung improve yung sarili natin. Pangalawa, mag-observe tayo, ay pangatlo, mag-observe tayo ng mga tao kung ano ba ang pakay nila o isip. Kasi meron talagang manluloko, meron talagang mananakit ng tao. O baka may iba na magdadrama, may iba na dinadrama lang nila yung pag-ibig nila, or gusto lang nila na masasaktan ka or hatred ba, hanapin mo anong dahilan nila. Pang-apat, titignan mo sila kung ano ang ginagawa nila at saka mga plano sa buhay. Kasi mostly, ang mga tao ngayon, tatrabaho na lang, tatrabaho, sulog mo yung seryoso mo, marami kang pera, hindi serious, hindi pera ang solusyon sa relationship. Kailangan ng buhay ang pera. Pero kung may pera ka naman, then malayo ka, then hindi mo na namamanage yung family mo, hindi ka nag-aaral, hindi natin masasolve, guys. So, matintet na ang ibang babae na minamahal natin, maghanap sila ng iba na present talaga, may pera. Kasi iba talaga ang presensya at sa pera. Naisip ko na dahil sa kalungkutan at sa kahit di tayo magaling mag-leader, number one is, kailangan natin sa next additional ko, maging leader tayo. Hindi tayo boring, hindi tayo masama, hindi tayo tamad, hindi tayo irresponsible, marunong tayo mag-communicate, marunong tayo makisama ng tao, iibig din yung mga tao na yan ang namahal natin. Kung naghahanap sila ng iba, o na broken hearted tayo, siguro, naisip ko, dahil sa pagsasalita, siguro yan, sa pag-uusap niya sa may namahal mo, baka nagmumura ka, o baka pinapatulan mo yung mga galit niya, yun naman talaga ang dahilan sa mga break up. Wala na, mayroon yung iba na, iba-iba kasi yung tao, may iba, nahiwalaan ka na, hindi ka na magsasalita, iiwan ka lang bigla, baka may nakita sila sa'yo na hindi ka nais-nais nila, or hindi nila gusto. Kasi, may mga kriteriya ng tao. So sa ibang video ko, guys, sa ibang series ko po, gagawa ko anong ideal family future ko sa future times ko po. So, sa sabi ko po, i-share ko first time ever sa YouTube. So ano ang ideal relationship ko? Sa tagal-tagal ko, 30 years na hindi pa ako nagjojowa, wala pang relationship. So isasabi ko po sa ibang video ko ano ba ang reason. So hanapin nyo po this week. So, recording ako December 30, 2019. Alas 9 ng morning, umaga. So, ganun po, guys. So, hanapin nyo na po sa next series ko po. So, marami din topic din dito sa channel ko po. Iba swerte sa mga numbers, may iba sa health tips and advice. Saka, next time, gagawa din ako sa kanta. Paano kumanta. At saka sa anatisyo. So, comment kayo, guys, sa baba ko ano mga katanungan nyo o request habang January 20, busy na ako sa pag-aaral. So, comment kayo sa baba, guys, kung ano ba mga topic na gusto nyo, kahit 3 or 4 series lang. So, maraming salamat, guys. Please like and subscribe po. Sana makatulong ako sa video series na ito. So, tignan nyo sa part 2, part 3, at part 4. So, alam ko, guys, na naghanap kayo ng solusyon. So, sana makatulong ako. So, tignan niyo po sa next video po. Maraming salamat po, guys. Thank you po.